Hello guys, nandito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys. Sa bali ang i-share ko ngayon sa inyo guys ay tungkol ito guys sa mutya ng bigas. Ha? Mutya ng bigas kasi marami ang nagtatanong sa akin kung ano daw ang dala na swerte ng mutya ng bigas. Yan guys. Kumbaga ito guys ay napatunayan na talaga, ha? Napatunayan na meron akong kakilala nito guys na kumbaga may mutya ng bigas siya. Yan yung sinasabi na kapag ukol ay bubukol. Ha? Kapag oras mo na. Yan guys. Halos pareho guys ang kwento ng buhay naming dalawa. Yan guys, ang ibig kaso siya ay lalaki. Ako naman ay babae. Ha? Bali, isishare ko sa inyo kung ano ang dala nito na swerte. Unang-una guys, nagdadala siya ng swerte sa sugal. Ha? Sa sugal. Basta sinabi ko sa inyo, kapag ukol ay bubukol. Swerte sa sugal at swerte sa negosyo. Meron akong kakilala guys, sa iba naman niya yung guys yung ikwento ko ha, hindi na muna yung buhay ko. Pero halos pareho kami ng kwento. Kaso siya inabuso niya guys, inabuso niya. Kaya kumbaga yung pera na binigay sa kanya na blessings ay nawala lahat na tunaw. Ako naman guys is yung binigay naman sa akin na blessings ng mga mutya na yan, kung ano-ano pa yan guys. Ha, kumbaga pinahalagahan ko, ha. Bali magkaiba kami ng kwento sa pagpapahalaga ng pera. Yan guys ang ibig kong sabihin. Bali siya guys, ay kumbaga talagang nakatira sila guys sa kumbaga sa bukid lang. Bukid lang guys, ha. Sa bukid lang nakatira. Tapos ngayon guys, ay nagkaroon sila, bali bukid lang, nabubuhay sila sa bukid yan. Mga palayan, yan guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga nagbabantay lang sila ng kumbaga pinapabantayan lang sa kanila yung palayan na yun. Tapos ngayon, talagang hirap ang buhay nila. Siyempre bukid, mga gulay, yan ang pinagkakakitaan nila. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pupunta ng palengke, yan ibibinta ang gulay, yan guys mga tanim-tanim nila sa bakuran nila. Yan guys ang ibig kong sabihin hanggang sa nakakuha siya guys ng mutya ng bigas. Siya guys ay isang lalaki na nagkaroon ng mutya ng bigas. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ha, ito guys ay swinerte talaga guys. Swinerte. Swinerte talaga guys. Kumbaga talagang grabe ang swerte na dumating. Nag-ano ito guys eh, mahilig siya sa sabong. Sa sabong guys, yung tumataya-taya lang siya paunti-unti hanggang sa, di ba, meron na siyang mutya ng bigas, ha? Mutya ng bigas, guys, ay kumbaga, yun ang nagdala sa kanya ng swerte. Ha, wala siyang talo, guys, hanggang sa nakakaipo na siya ng maraming pera. Siyempre, magagandang manok na ang nilalaban niya. Yan, guys, tapos ngayon, guys, alam niyo ba kung ano ang nangyari? Sige-sige lang ang laban, talagang wala siyang talo, guys. Walang talo talaga pag tumaya na kasi may pera na eh, nakakaipo na nga eh. Pag tumaya na guys sa sabong sa mga sugal ay talagang grabe na guys pag tumaya. Malakihan na. Dahil kumbaga tiwala siya sa sarili niya na may ano siya, kumbaga may hawak na mutya ng bigas. Dahil guys, ang mutya ng bigas ay kumbaga swerte yan guys, hindi lang guys sa sabong, kahit na anong guys sa kung kahit na anong-ano yan. Yung sugal, yan guys. Pero hindi ko kayo hinihikayat na magsugal kayo, ha. Pero normal lang yan guys, paminsan-minsan. Malay niyo makajakpat din kayo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ha, nung nandoon na siya sa time na ano, na kumbaga talagang swinerte siya, nakaipo na talaga siya ng pera. Kumbaga nandiyan na yung pera na limpak-limpak, ha, sa madaling salita. Dahil sa galing siya sa hirap eh. Nagkaroon na yung asawa niya ng negosyo, yan. Talagang grabe guys, kumbaga dumating na nga ang blessing sa kanila. Eh, dahil sino ba naman, hakot siya ng hakot ng pera galing sa sugal. Yan guys, ako minsan lang akong humakot ng pera, hindi na ako pumalik guys. Yan guys, ang ibig kong sabihin kasi mahihirap eh. Pag matalo ka dyan, pag abusuhin mo yung mga kung ano-ano dyan guys, baka mawala pa yan sa'yo. Kaya dapat hindi inaapuso. Yan guys, kumbaga one time, big time. Yan, okay na yan guys. Tapos ngayon guys, inabuso na siya, may pera na siya. Nandoon na guys yung mga bisyo niya. Yan guys, ha.
panay na ang pambabae niya dahil siya ay isang lalaki. Panay ang pambabae. Siyempre, mapera ka. O, sino dyan ang babae na kukuha niya dahil sa pera niya? Pinapatulan siya. Yan, guys. Kumbaga, makukuha niya magagandang babae, bata. Yan, guys. Dahil kumbaga, siyempre, may pera. Alam naman natin ngayon ang kalakaran pagdating sa pera. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha. Yan, panay na ang pambabae niya. Tapos, panay ang inom, guys. Nasa bar lagi, nasa beer house. Yan, guys, kasama yung mga kaibigan niya. Kasi mapera na nga, eh. Mapera na, diba? Kumbaga, kayang-kaya na magwaldas ng pera. Yan, guys. Panay na ang inom. Tapos, ngayon, yung sugal niya, talagang tuloy-tuloy yan, guys. Yung kakasugal niya. Yan, guys. Talagang lagi siyang panalo. Yan, guys. Kumbaga, napakaswerte, guys, ng pagkakaroon niya ng mutya ng bigas. Tapos ngayon, guys, nandiyan na rin yung sugal, nandiyan na. Hindi naman sila nagda-drugs, guys, kasi ang bisyo na yan. Yan, guys, ay bisyo. Basta ikaw, guys, ay nambababae, ikaw ay umiinom, ikaw ay nagsusugal, ikaw ay nagda-drugs. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ikaw ay nag-yuyusi. Yan, guys, ang tawag dyan, guys, ay bisyo. Kaya nga, bisyo. Na ano ko yan, guys, sa, kumbaga, sa simbahan, sa ano ng pare. Yan, guys, kaya doon ko nalaman kung ano ang ibig sabihin ng bisyo. Yan, guys, kumbaga, nandoon na sa kanya lahat ng bisyo, ha? Hindi lang nagda-drugs. Tapos ngayon, guys, gabi na yan umuwi. Minsan madaling araw kasi, syempre, pumupunta sa bear house, ha? Yung misis niya is talagang nagkaroon na sila, guys, ng bahay. Magandang bahay na talagang kumbaga nakuha niya lahat. Bahay, sasakyan, negosyo, talagang swinerte nga eh. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ang pagkakamali niya lang, guys, sa mutya ng bigas na yan, guys, ay inabuso niya ito. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ha, wag na wag kayong gagawa ng ganyan. Halimbawa lang, kunyari lang, ha. Ngayon inabuso na niya, ano? Tapos ngayon para bang galit na sa kanya yung ano, yung mahal niya sa buhay, yung anak niya, para bang nag-aano na sa kanya, may anak sila, guys, na isa. May anak na, sabi si Papa, nag-aano sa mama niya na si Papa daw ganito ganyan, grabe na. Yung laging wala, panay na ang bisyo, yan, guys, hanggang sa nag-away talaga sila, guys, ng asawa niya. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Talagang sinumbatan siya ng sinumbatan ng ganun-ganun. Sana hindi ka na nagkaroon ng mutya ng bigas. Mutya. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha? Yan, guys, alam niyo ba kung ano ang nangyari? Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, na huwag niyong aabusuhin kung anong meron kayo, ha? Huwag na huwag niyong aabusuhin. Kapag dumating na yung swerte, guys, ha, kapag dumating na yan, huwag nyong aabusuhin. Kumbaga, huwag na huwag, basta, lagi ako nagpapaalala sa inyo, huwag na huwag nyong aabusuhin. Ha, kumbaga, kagaya ko na lang, guys, ha, kasi magkaiba ang ano naming dalawa. Ako sa totoo lang, as in swinerte din naman ako. Swinerte ako, galing sa mga ano na yan, guys, dahil sa mutya na yan, na may mga alaga talaga ako, guys, na kumbaga talagang nagdala sa akin ng swerte. Yan, guys, ayan yung sinasabi ko, na marami na akong alaga, kaya hindi ko na maano doon kung alin doon yung nagdala sa akin ng swerte. Kasi kapag nag-join force, kasi yan, mas maganda, ha. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, guys, ako naman, ang pagkakaiba naman, siya, guys, ay bumalik sa paghihirap. Hanggang sa, ano, guys, ano, kumbaga, para bang nagtampo na, guys, ang mutya niya. Yan, guys, nagtampo na ito. Nagtampo na, ano. Tapos ngayon, kasi inabuso na nga, hindi na maganda, eh. Pinigyan ka nga ng swerte, tapos ngayon, inabuso mo ng inabuso. Yan, guys, ginamit mo na ang ginamit ang pera sa kasamaan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ha. Alam nyo, unti-unti siya, pag lumalaban na natatalo, eh, siyempre, tataya uli. Yan, guys, tataya uli. Ngayon, talo na naman. Tataya uli para makabawi. Eh, talo na naman hanggang sa naubos, guys, ang kanilang kabuhayan. Yan, guys, pati bahay nila, nabinta uli, sasakyan, negosyo nila. Naubos na yan, guys, sa kakasugal. Yan, guys, na gusto niyang makabawi, guys. Tapos ngayon, guys, ay hindi na talaga siya nakabawi. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, hanggang sa naghirap uli sila.
Yan ang sinasabi ko sa inyo na kapag mayroon kayo guys, ay huwag niyong aabusuhin. Tapos ngayon guys, kapag yan guys ay kumbaga karapat dapat talaga kayo guys na pagkalooban ng swerte guys, darating at darating yan sa inyo. Kumbaga huwag kayo magmamadali, huwag niyong hahamunin ang mga mutya. Dahil kapag kayo ay karapat dapat darating at darating yan, huwag kayong maiinip guys na kumbaga talagang huwag kayong maiinip na ay ang tagal ganito ganyan, huwag na huwag kayong maiinip. Maghintay lang, samahan lang ng sipag at tiyaga, dasal, maging positibo at alagaan niyo yung mga gamit na yan. Yan guys, ang kagaya guys ng nangyari naman sa akin guys, ha nangyari sa akin guys is alam niyo naman yung naging buhay ko dati, di ba? Ano ako guys, dati kumbaga talagang homeless talaga ako. Wala akong bahay, wala akong pera, wala akong hanap buhay, wala ako lahat. Guys, kaya yun na nga guys ang sinabi ko sa inyo na naranasan ko na sobra ako pag idaw ng tao, pag matahin, pag husgahan. Yan guys, ang ibig kong sabihin talagang naranasan ko yan lahat guys. Na para bang isa na lang akong kuto sa mundo. Na kumbaga wala na akong kwenta, sobrang liit na ang tingin sa akin guys ng mga nakakakilala sa akin. Kaya mahirap talaga guys, maging mahirap. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kasi meron minsan may mga tao na talagang magdi-discriminate sa'yo. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Ako naman guys, ay swinerte naman talaga ako guys. Ha, swinerte talaga ako. Kumbaga, talagang kahit ako guys, ay talagang hindi ako makapaniwala sa blessings na binigay sa akin ni God. Yan guys. Kasi ako guys, is talagang paradasal akong na tao. Hindi ako nagsasawa na magdasal sa mga ritual na ginagawa ko para swertehin ako kagaya ng pag-aalay, kung ano-ano pa yan guys, na mga ritual na sinishare ko sa inyo para lang swertehin ako. Lahat guys ay maging matyaga ako sa mga gawain ng mga ganyan. Kumbaga, tapos ngayon, sinamahan ko ng sipag at tiyaga. Hayan guys, talagang positibo ako ng na tao, pinapasok ko sa utak ko ang pagiging positibo ko sa buhay ko. Yan guys, never na mag-isip ako ng negative at ayoko din ng mga negative na tao. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ako swinerte. Tapos ngayon guys, alam nyo, ako naman, magkaiba kami ng siya swinerte pero inabuso niya. Ako naman guys, yung tao na kumbaga swinerte ako, pero pinahalagahan ko ang bigay sa akin ni God. Pinahalagahan ko ang bigay sa akin ng mga gabay na yan, mutya, mga kung ano-ano yan, na mga pampaswerte talagang pinahalagahan ko. Yan. Siyempre, sipag at tiyaga, kailangan yan. Ha, kumilos tayo para swertehin dahil walang siniswerte na nakaupo lang. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon guys, ako naman pinahalagahan ko. Kumbaga wala talaga ako guys na kagaya ng nakwento ko sa una na swinerte siya sa mutya ng bigas. Ako naman guys ay kumbaga hindi ako nagkaroon ng bisyo na sabihin na lang manlalaki ako guys. Ha, alam nyo naman yan na talagang as in wala talaga akong juwa na magwaldas ng halimbawa lang magwaldas, kunyari lang ha, magwaldas ako sa lalaki ng pera, never guys, di bali na lang wala akong juwa. Yan guys, tsaka wala talaga akong juwa ngayon. Ayoko guys ng ganun eh. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos hindi ako guys mabisyo na tao. Yung sabihin pupunta ng kung saan-saan, ha, kumbaga kaya kong gumawa ng mga bagay na mga ganyan, pero talagang nagpakatino ako, kumbaga nagpakabuti ako dahil kumbaga takot ako kay God. Yan guys ang ibig kong sabihin, nagagawa ng masama na mga bisyo na yan. Yan guys, syempre may gabay tayo, ano ngayon magagalit yan, di ba, dahil nagpapakasama ka. Yan, wala talaga akong bisyo guys na kung saan-saan pumupunta, nakikipag-inuman, sumasama sa mga barkada, kung ano-ano yan na bisyo yan, umiinom kung saan-saan. Yan guys, kahit nga may okasyon sa amin, minsan talagang hindi ako mapainom guys wine, mapapainom pa ako. Yan guys, pero yung sabihin na iba, para bang may takot ako. Yan guys, tapos ngayon guys, sa mga bisyo talaga wala. Kumbaga dumating sa akin ang blessings, pinahalagahan ko. Kaya kumbaga hindi ako nagaya doon guys sa una, na kumbaga siya guys is lahat guys ay natunaw. Ha, kumbaga
hapera na, naging abo pa. Yan guys ang ibig kong sabihin siya. Kasi inabuso siya, inabuso niya. Ako naman, hindi ko inabuso. Kaya yan ang pinapangaral ko sa inyo lagi, na kapag kayo ay swertehin, kumbaga matuto kayo magpahalaga sa pera. Na halimbawa lang ganito ganyan, ay nagkapera ako, ganito ganyan, pupunta na kung sino-sinong mga barkada na ang kasama, nagbibisyo, ng lalalaki, ha, ng bababae, lagi nasa inuman, yan guys, sigarilyo okay lang yan kasi mura lang yan, wag lang sobra-sobra kasi nag-aano din yan ng pera. Yan guys, ang ibig kong sabihin, lalo na guys, yung mga drugs na yan. Ha? Tapos iwasan nyo din guys yung sugal. Dahil may mga tao guys na sugal, na kumbaga talagang sila ay swerte. Kapag ikaw ay swerte sa sugal, halago lang ng go. Pero kapag ikaw ay minamalas, itigil mo na yan. Dahil guys, marami guys ang parasugal na tao. Ha? Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako naka one time, big time talaga ako. Yan guys, kasi may mga laro guys na kumbaga kapag first timer ka, pag first timer ka guys, kasi nayaya lang ako noon eh. Kapag first timer ka sa laro na yan guys, is pananalunin ka nila. Pananalunin para kumbaga ikaw ay bumalik ng bumalik. Ako naman ay naging wise ako guys. Ha, alam ko na kasi guys yung mga style sa mga ganyan eh, yung pupunta ka sa mga ganyan na mga laro na talagang malakihan. Na talagang kumbaga papanalunin ka dyan, tapos sasunod niyan mga pangatlong balik mo na guys dyan, is talagang talo ka na dyan. Siyempre, mauubos na ang panalo mo dahil tataya ka ng tataya, magsusugal ka ng magsusugal para makabawi ka. Yan guys, kumbaga hindi ko yung ginawa. Ako naman naging wise na talagang umano ka agad ako, inisip ko kaagad na maitabi ko yung panalo ko. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Meron naman akong mga kakilala guys na mga paralaro sa bagay na yan, na talagang alam nyo, halos bahay nila na wala dahil binibinta nila. Yan guys, mga sasakyan wala. Yung mga sasakyan nila nahahatak. Yan, kasi laro talaga yan na kumbaga million-million guys dyan yung ano, pag maka-jackpot ka. Yan guys, kumbaga kapag swertihin tayo, may dumating sa atin na mga blessings guys, pahalagahan natin ha. Yan guys, kumbaga wag na wag tayo guys magbibisyo. Kumbaga anuman ang binigay sa atin ng mga mukya na yan, mga alaga natin, binigay ni God sa atin guys na mga blessing, binigay sa atin ng mga gabay natin na mga blessings or swerte. Kasi ako alam nyo, sa totoo talaga, tinutulungan talaga nila ako. Yan guys, ay kumbaga pahalagahan natin. Yan guys, para hindi sila magalit, hindi sila magtampo. Yan guys, ang ibig kong sabihin, binigay yan, dapat pahalagahan ha. Yan lang guys sa yung may mutya ng ano guys, mutya ng bigas, kailangan pahalagahan. Yan lang guys, tapos paano ito alagaan? Ang mutya ng bigas na yan guys ay aalagaan lang yan, kagaya ng pag-aalaga ng mga mutya na mga sinishare ko sa inyo kung paano ito alagaan. Ganon din yan guys ha. Yan lang guys ha. Thank you guys. Ask him Julie Janim guys ha. Kung ano yung pangalan ko dito guys ha. YouTube yun din guys ang pangalan ko sa Facebook ko ha. Kasi baka may magkuha na naman ito guys ng YouTube ko na to ha. May mga fake guys na account na nagkakalat na hindi naman yun sa akin. Basta kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube, yun din guys ang pangalan ko sa Facebook. Ha, thank you guys. I love you all.